Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte at syempre ganoon din sa mga malas na kayo ay natatakot dahil maaaring kayo po ay malasin ngayon darating mga bossing ko ng buwan ng Berman. Mainam na alisin niyo po ito sa inyong puntahanan upang sa ganoon kayo po ay hindi malasin ng buwan ng Berman. Ngayon pa lamang kung mapapanood niyo po ito, mainam po mga bossing ko na ilista niyo ang mga bagay na hindi dapat aabutan mga bossing ko ng Berman upang sa ganoon tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. At instead na kamalasan ay puro swerte, kaginhawahan ang darating po sa inyo at magkaroon kayo ng isang masayang pamilya at walang mga away-away at hindi rin kayo magkakaroon ng karamdaman at maaaring manalo pa kayo ng limpak-limpak na salapi. Kung kayo pinaniniwala sa mga itong mapamamaraan at nais nyo po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga malas at swerte at nais nyo po na mawala na lahat ang mga kamalasan ninyo at kayo ay may mga bagay na aking babanggitin ay mainam na itapon-tapon nyo na po ito upang sa ganon hindi na kayo malasin pa ngayon darating na buwan ng Berman. Pag sinabing Berman, masagana, masayang pamumuhay po yan mga bossing. Ano po ba ang dapat natin gawin? Kailangan po mga bossing ko, kung kayo po sa harapan ng inyong tahanan, magsimula tayo sa harapan. May mga halaman po kayo dyan at ang halaman po ninyo ay nalalanta-lanta na. Kumuha kayo ng gunting at alisin nyo po, gupit-gupitin ang mga nalalanta na dahon. At diligan nyo po ito mga bossing at gawa kayo ng paraan upang ito po ay manumbalik muli ang kagandahan ng halaman mga bossing. Ang tuyong dahon ay sumisimbolo ng kalungkutan, paghihirap, problema mga bossing. Kaya kailangan po mga bossing ko ay gupit-gupitin nyo po yan, alisin nyo po yan mga bossing. Ganun din po mga bossing ko, kapag po kayo ay sa inyo pong pagpasok ng inyo pong main door at madumi ang inyo pong tahanan, mag-general cleaning ka na ngayon palang buwan ng Agosto mga bossing. Para pag sumapit po ang buwan ng September, kayo po mga bossing ko ay sasalubong na masagana at masayang pamilya. Ganun din po mga bossing, kailangan pagbukas ng inyo pong pintuan ay wala pong nakaharang sa inyo pong likod ng pintuan na nagiging dahilan kung bakit hindi nabubuksan kaagad ang inyo pong pintuan, lalo na sa main door. Kailangan na ating main door mga bossing ko ay pagpagin ng walis ting-ting, kumuha ka ng hose, hugasan nyo po ito at sabunin at blasin ng mabuti mga bossing. Kailangan po ay wala pong alikabok ang inyo pong screen o ang inyo pong pintuan mga bossing. Kailangan po yan ay laging malinis mga bossing. Ganun din po mga bossing ko, tingnan ang inyo pong mga orasan kung ito po mga bossing ko ay saan nakalagay. Kagaya na lagi kong binabanggit sa inyo, humarap po kayo sa may silangan. Pag kayo nakaharap sa silangan, sa gawing kaliwa ng inyong kamay, doon nyo ilalagay ang inyong orasan na umaandar. Huwag nyo pong hahayaan mga bossing, baka may special sa inyong orasan na binigay ng inyong jowa or kung sino mang special na yan, sira na, ayaw pang itapon dahil bigay nga ng special po sa inyo. Maaaring yan na nagiging dahilan ng kalungkutan or pag-stop ng swerte po ninyo mga bossing. Kaya bago po sumapit ang Berman, yan po mga bossing ko ay itapon nyo na. Huwag ka nang manghinayang pa dahil masigit pa ang darating dyan mga bossing. Ganun din po mga bossing ko, huwag nyong hahayaan na sa harapan ng inyong puntahanan o sa gilid ng inyong pintuan ay meron pong jar na may tubig na ito po ay marami ng kitikiti or madumi na ang tubig. Sumisimbolo rin po ito ng problema, kakulangan sa pera mga bossing at maraming pagsubok ang pagdadaanan. Kaya itapon ang tubig, palitan ng malinis na tubig. Ganun din po mga bossing ko, kung kayo po mga bossing ko ay may walis tambo, walis ting-ting, basahan o dustpan na may crack na, sira-sira na at sobrang luma na, itapon nyo na po ito mga bossing. Bumili ka ng bago. Murang halaga mga bossing ko ay mapapansin ninyo na kung dati natin lagi kang minamalas, ito iaadya ka naman kung saan lagi ikaw ay suswertihin. Ganun din po mga bossing ko, ang mga dustpan na sira-sira na, huwag nyo po yung pagtyagaan dahil sumisimbolo rin po yan ng problema ng kalungkutan. At ganun din po mga bossing ko, ang basahan na kadumi-dumi na at huwag na huwag rin magbabasahan ng damit na kumbaga yung damit na luma na ginagawa niyong basahan, huwag po mga bossing. Dati ginagawa po namin yan mga bossing. At ang ginawa ko, nilagay ko ito sa isang plastic at nilagyan ko ito ng karayom at winish ko na tinatapo ko na lahat ang mga kamalasan ko dahil ginawa ko rin po yung basahan. Excuse me po.
Ang paggagawa ng ganyang basahan, mga bossing, na damit ay nihalin tulad sa mababang uri, ibig sabihin paghihirap, mga bossing. Kung marami kang damit, mga bossing ko, at ito po, mga bossing ko, ay pwede pang pakinabangan ng iba, ibigay nyo na lang ito sa iba, pero hingan nyo po siya sila kahit piso man lamang, mga bossing. Kapalit po ng inyo pong binibigay na damit, kahit magkano pong halaga, mga bossing. Dahil yan po, mga bossing ko, ay maaaring basahanin rin po nila, ganun din po mangyari po sa inyo. Kaya kailangan yan po, mga bossing ko, ay hihingi ka kahit magkanong halaga upang sa ganun binili nila ito sa inyo, at kung ano man ang gagawin nila, kanila na po yan, sila na magdadala po yan. Kaya kailangan, mga bossing, humingi ka kahit magkano. Yan po, mga bossing ko, ang mga ilan sa napaka-importante na dapat ay itapon-tapon nyo na bago sumapit po ang berman. Ganun din po ang mga may bingot na baso, may bingot na plato na ginagamit nyo pa, itapon nyo po yan, mas higit pa po mabibili nyo po dyan kapag yan po ay tinapon nyo, dahil maaaring yan ang nagiging dahilan kung bakit ikaw lagi po ay minamalas. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga gatong mapamamaraan at nais nyo po itong gawin para sumalubong ka na maging masagana, kayo po ay laging masaya, walang problema, walang karamdaman, walang away-away, subukan nyo po yan. Kaya kung kayo pinaniniwala, aba, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa at subukan nyo po ito. Yun lang po, mga bossing. Salamat po!